Good morning, Kabayan. This is Tina Pafex, CEO Properties, and welcome to another episode of our open house tour here at Imus Cavite. If you're looking for a property dito sa Imus Cavite and are looking for a subdivision na mataas ang level of security, I can highly suggest this Grand Park Place Imus Cavite dahil dito marami tayong mga available unit na single attached unit na nag-range sa 150 square meters. At isa na itong property na ito sa featured natin for today. Before we start our open house tour for today, don't forget to like and subscribe to our YouTube channel para lagi kayong updated sa upcoming pa nating house tour video. So before tayo pumasok sa loob, pakita ko lang ang facade ng ating single attached unit. So meron tayo ditong vehicular gate at meron din tayong service gate or the pedestrian gate. At meron tayong outdoor lighting with customized house number, may doorbell at may mailbox din. So tara at pumasok tayo sa loob, Kabayan. So upon entering, pataas yan, may mga small steps tayo dyan. And dito sa side left and right, may pocket garden. And as you can see, ang ating facade, may combination ng color ng maroon. Meron din tayo dyang beige color with a touch of gray and white. And dito sa ating front, sa ating main door, gray po ang color with sliding window sa side na ito. So tiled na ang ating pathway again. So punta tayo dito sa ating carport. Here sa ating carport, naka-pebbled tile na to. Syempre para non-skid ang ating carport area. And may mga nakaabang na din para sa ating internet and telephone cable. So dito sa ating carport, kasha po dito ang dalawang sasakyan, Kabayan. And may portion dito sa ating carport area na covered. And may mga nakaabang na din yan, no, para sa ating pin light. Again, the lot area of this property is 150 square meter and the total developed area is 199 square meters. So tara at pasukin na natin ang loob. Welcome, Kabayan, dito sa ating loob ng property. And as you can see, solid wood ang ating main entrance door and meron na ding dyang key padlock. Upon entering, Kabayan, this will be your open layout. And sa kinatatayuan ko, pwede nyo ditong iset up ang inyong living area. Then dito sa front part or front side, meron kang malaking sliding window. Meron ding kasamang sliding net yan. So, adjacent to that is the space where you can set up naman your dining area. Meron ka dito nga wall accent, naka-wall cladding yan, PVC wall cladding, and from floor to ceiling ang mirror height. And here sa aking likuran is your accessible sliding door, papunta naman sa iyong lanay area, and meron din yang sliding net. Next to our dining area is our kitchen area, then ang ating stairs, meron tayong powder room doon at meron din tayong bedroom 1 sa ground floor. So mamaya papakita ko lahat yan sa inyo. So unahin na natin itong ating kitchen area. We have fitted cabinets here, meron kang base cabinet, meron ka din syempre nga hanging cabinet. And here sa side na to, you have a sliding window with sliding net. Naka-backsplash na din ang iyong kitchen area and naka-granite tiles ang iyong kitchen counter with complete fixtures, of course. So, ang ating fixtures, so ganito yan. Oh. So, yan ang mga nauuso ngayon, di ba? And imported po ang ating mga fixtures. So, high quality talaga yan. Now, walking here sa aking likuran, meron tayong space dito kung saan pwede mong ilagay ang iyong gas range and range hood. And meron akong door dito sa likuran. This is an access door going to the service area. So later, ipapakita ko yan, kaya Kabayan, stay tuned sa ating video.
So before tayo pumunta sa ating bedroom 1 sa ground floor, pakita ko lang na dito sa inyong side, sa ilalim ng stairways, meron ka dyan storage area. So spacious yan, storage area na yan. At medyo maingay ang pintuan dahil hindi ko nasara. So puntahan na natin itong powder room. So sa powder room, complete fixtures again from floor to ceiling ang tiles, mirror copper free ang ating mirror. So with shelves at meron ka din dito net and naka-awning window na din yan. Now meron ka din syempre ditong bedroom 1 with hanging cabinets sa ground floor. This is also an suite with toilet and bath. At meron din syempre sliding window para maganda pa rin ang ventilation. Ano? So ang iyong bedroom 1 dito sa ground floor, complete fixtures din ang toilet and bath from floor to ceiling ang tiles. So habang ikaw ay kumakain dito sa dining area, buksan mo lang itong sliding door mo at ikaw ay makakalanghap na ng sariwang hangin mula dito sa iyong back area. So meron ka ring setback dito sa iyong likuran with pocket garden and naka-pebbled na din ang ating flooring dito, no, para syempre non-skid, and meron kang free water tank. So that is the freebies of our developer. Ang capacity nito is 700 liters. A small pocket garden over here. And as you can see, no, naka-fence and naka-gate na din tayo. So wala ka nang iisipin pa na magpabakod, no, sa gilid kasi nakabakod na yan. So this is the service area. Meron ka dyan maliit na service counter. And ito yung door kanina. So, pag binuksan mo yan, makikita mo ang ating kitchen area. So, may access ka din dyan. So, naka-tiled pa din tayo. And a small pocket garden here. So, ang setback natin, estimated yan, is 1 to 2 meters. So, going here, meron ka rin syempreng pathway papunta sa iyong garahe. So before we proceed sa ating second floor, pakita ko lang na ang ating tiles ay 60 by 60 ang sukat, which is a granite tiles, and ang ating staircase, ang ating pinaka-thread is made up of a pitong, which is a solid wood, kabayan. So tara at akyatin na natin ang second floor. So habang umaakyat tayo, papakita ko na rin ang features ng ating staircase or ang ating stairways. Ang ating hand railings is made up of solid wood as well. Pero syempre, ang kanyang base is metal. So ang ating baluster is metal, ang ating balusters. And we have a very nice in and out of our ventilation here dahil ito ay nabubuksan. And also ang ating natural lighting, ano. So fix yon dito sa second layer and doon sa third layer, fix na siya. So tara dito sa ating second floor, welcome sa ating second floor. So again, dito sa ating second floor, we have a total of 3 bedrooms. Unahin ko na itong nasa kanan ko. So the bedroom 1 and the bedroom 2, kabayan, kasya dyan hanggang double size bed. And then meron siyang awning window sa side na to, fixed window naman dito sa ilalim. Abang ito, provision for aircon or ating AC, pero window type ito. And the good thing about here, no, kahit double size bed ang kasya sa kanya, complete na din siya sa vanity area, so hindi ka na magpapalagay niyan. And meron ka na din ditong almost floor to ceiling ang ating modular cabinet, ang ating built-in closet, so ganyan ang itsura niya. May shelves ka sa loob at meron kang mga sabitan ng iyong clothing. So bawat bedroom meron siyang sariling toilet and bath, no? So hindi na sila mag-aaway-away pa ang iyong mga chikiting kamag-anak dahil may sari-sarili silang toilet and bath. From floor to ceiling tiles, complete fixtures, meron ka na ding shower enclosure. Dito, halika dito, lumapit ka dito. Meron ka ng shower dyan at
provision na for single point water heater. So binasa ko na lang yung kasi nakalagay. And meron ka din syempre yung awning window at wall niche dyan. So tara, check natin ang bedroom number 2. So walking here, next to that is the bedroom number 2. Same lang sila ng sukat kasi kasya din dito hanggang double size bed. Same features. So meron siyang abang for AC, meron siyang sliding window sa side na to. And meron kang vanity area at ito naman ang kanyang built-in closet. Okay, so same lang doon sa ating bedroom number 1. So naka-soft close na yan, meron niyang soft hinge dyan. And katulad nga ng sinabi ko, meron itong sariling toilet and bath. So medyo didilim na tayo, so I hope ay ma-edit ko ito. Pero from floor to ceiling din ang kanyang tiles, complete fixture, meron tayo dyang toilet and bowl, meron tayo ditong shower, wall niche, at meron tayo ding mirror and lavatory. So ready na ba kayong i-check ang ating master's bedroom? Tara, check na natin ang master's bedroom. At my back is the master's bedroom, katabi ng bedroom number 2. So upon entering here, nandito ang iyong toilet and bath. So meron kang shower enclosure. Ayan. With shower. Wall niche from floor to ceiling. Tiles din. Meron kang lavatory, meron kang mirror. At meron kang bathtub. Nakalimutan pa nga ang tawag ano. Bathtub. Ayan. So tara, i-check natin ang ating master's bedroom area. So this is the master's bedroom. So since master's bedroom siya, kasya hanggang king size bed. Then dito ang iyong malaking sliding window. So meron din yang sliding net na kasama. So ang pinaka magiging headboard mo dito kabayan ay ang itong area na to. Or pwede din sa area na to. But andito kasi yung sa cable eh. So dito talaga. Dito talaga sa area na to ang iyong headboard. Kasya dyan hanggang king size bed. And meron ka ditong fixed window, awning window. So, kembot-kembot ka dito. Nandito, meron ka pa ding sliding window, fixed window sa side na to. Vanity area, meron kang shelves sa taas. And you have a 3-door built-in closet. So, ang ito ay tsura. So, mas malaki siya compared doon sa bedroom 1 and bedroom 2. So bago matapos ang ating video, ipapakita ko lang ang flooring ng ating second floor. So naka-vinyl po ang ating flooring sa second floor. Again, kabayan ng ating lot area is 150 square meter and ang ating total developed area is 199 square meters. I hope nagustuhan po ninyo ang ating house features for today. Again, this is Tina Pafex of CEO Properties. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel para lagi kayong updated sa upcoming pa nating house tour videos. Thank you for watching.